Oh, pag pangit, hindi ibig sabihin pangit. Pangit ang ugali sa loob. May pangit na maganda ang ugali sa loob. Ganon. Tama siya. Yun nga, pero sa'yo, pangit ang ugali mo, pangit ang loob mo. Ha? Pangit nila lamang. Hindi. So dapat yung mga ganda, be thankful sa mga pangit dahil lahat ng karanasan at hirap, kami ang nagbibitit ng putang nyo. Pag maganda ka, maraming doors ang uupin sa'yo. Pag pangit ka, maraming doors ang iipit sa'yo. Yung papasok ka pala, pagsasarang ka na. Kanina nyo, hindi nyo alam pinararamdaman ng pangit. Sinabi ko na nga, diba? Tanga ka, bobo. Sinabi ko na nga, diba? Hindi ka nakikinig, host ka nitong gato. Chat muna sa kanya. Oh, siya lang mag-isa. Okay ba? Siya muna mag-isa. Oo, isa muna siya. Isa muna siya. Dapat naka-chat lang. Diba, Janita? Isa muna lang talaga. Okay naman yung chat. Siya lang nakikita. Hindi mo na kayo makikita dapat siya. At saka yung maingay. Maingay po kayo. Nagsishare po. Sige na mag-isa. Hello, mga Yabang House! Ito po si Titit, ang paborito ng bayan. Pero ngayon, nakamakan ako. Plantita. Plantita lang bayan. Siyempre may content ako at makakasama natin ngayon. Mga kaibigan ko at na mahal ko. At isa sa pinagmamalaki ko mga YouTuber! Ayun, of course, ang nag-iisang walang inuurungan. Ang babaeng palaban. Miss Erica Fight, a.k.a. Super Tekla! Ano si Tekla mo? Auntie! Ang nag-iisang auntie. Donita, no? Hello! Hello, mga kabahal! Okay. Apat na question lang. To sino ka ba talaga? Ulong ganis. Apat na question lang to, debate to. Ay! Pag-debatehan nyo lang to. Oh, ayoko diba? Ng bobo dito. Ay! Kasi matalino to. Okay. Kapag debatehan nyo, ay, paano hindi, magbate? Hindi ko sinasabing itsura nyo to. Ay. Maganda at pangit. Pero hindi ko sinasabing yung... Ay, alam ko yan. Physical, ha? Pwedeng ugali. Okay. Ganon, ha? Okay. Tekla, mapupunta sa'yo ang pangit. At auntie, mapupunta sa'yo maganda. Okay. Sa bahay, ano ang advantage ng pagiging pangit? Okay. Pagiging pangit, pag sa bahay, safe ang bahay, hindi papasukin ng mga loko-loko. Dahil alam nila may gangster at gago sa loob ng bahay. Pangpangit. Pag maganda, maganda sa bahay, good vibes agad. Unang-una, pagkita mo palang sa kasama pag maganda, ang gaan ng pakiramdam, di ba? Parang yung good vibes, yung energy na maganda, kuha mo na, absorb mo. Kasi ang ganda ng itsura, glazing, kumbaga parang pag tumira ka sa isang bahay na malinis, maganda ang makikita mo lahat, masarap sa mata. Pag pangit kasi nakakainit ng ulo. Nakakatakot. Nakakapandiri. Hindi rin. Pag pangit, advantage sa bahay. Pag may pangit sa bahay, pwede mong utusan, magsaing, lahat. Pag maganda pa, mautusan mo. Hindi. Pangit. Hindi, kasi ang mga taong magaganda, maganda rin ang kalooban yan. Hindi mo na kailangan utusan kasi may pagkukusa yan. Hindi mo na kailangan tayin pa na, magluto ka na ganito. Hindi. Ang magandang tao at magandang kalooban, hindi mo kailangan utusan. Pusang kikilos yan. Oh, pag pangit, di ba ibig sabihin pangit? Pangit ang ugali sa loob. May pangit na maganda ang ugali sa loob. Ganon. Tama siya. Yun nga, pero sa'yo, pangit ang ugali mo, pangit ang loob mo. Ha? Pangit nila lamang. Tsaka yung mga pangit, best friend ng mga hayop. Oo. Kasi isa mukha. Wow, nagsalita ang hayop. Ay, sobra siya. Okay. Para sa loud na to, sinong gusto mo? Walang mananalo dito kasi parang sa opinion nyo. Pero ang pinakamagandang sagot, syempre, magkakamit ng 5,000. Ayan. Via Gcash. Okay. Ayan. Second question. Alam mo, sa totoo lang, wala pa. Parang pangalawang question, pala pinagpapawisan na ako. Ito na naman tayo. Okay. Second question. Ready ka na ba? Ready na. Sa school, di ba yung usually na may nabubulihan, may nag-aasaran. Ano ang advantage ng maganda, auntie?
pag maganda ka, syempre unang-una sa lahat, iniisip agad nila, ay matalino to. Diba? Ganun agad ang iniisip ng mga tao. Pag maganda, matalino to. Maraming alam, social, maliit. At higit sa lahat, pag maganda ka, hindi mo na kailangan kumilos pa, magkapansin sa mga kaklase mo. Dahil sure ako, muse ka kaagad. Totoo, never ka na mag-explain. Tama, aura lang, yes. Ganun. Hoy! Ang pangit may interrogation. Oo! Hoy, hindi lahat. Hindi lahat na maganda matalino. May maganda pero bobo din. Oo. Nagkakaganda-gandahan lang, pero ang utak walang laman. Oh, shit! Ako, na iba talaga, pag pangit ang itsura. Hoy, pag pangit. Oo nga, pangit. Pag pangit, pangit ang utak. Hindi kailangan dipensan mo yun. Sorry. Inamin din natin. Hindi dipensan mo yun. Hindi rin, pag pangit ka kasi, may pangit pero hindi mo alam, don't judge the book by its cover. Ay! Pangit pero, pag umariba, pag umatake, matindi at magugulat ka. Tama siya. Naniniwala na ako doon, pero kadalasan talaga, pag once isang maganda, tapos nakita mo matalino, iba talaga ang dating, di ba? Hindi mo na kailangan mong kapansin. Ulitin ko sa'yo ha, pag lumabas ka ng corridor, pag maganda ka at madami kang dalang libro at kung anong mga gamit, maraming tutulong sa'yo. Oo, oh, pag pangit ka, pag lumabas ka, ang daming magtatago sa'yo. Ay, andyan na yung pangit. Tsaka na dalawang pangit, anong dalawang pangit? Oh, hindi. At saka pag lumabas na, maraming dala, dadagdagan pa yung dala. Ito, pagdating ko pa ito. Pag pangit ka, taga-bit-bit ka. Ganun, no? Pag pangit ka, iiwasan ka. O di, mag-isa ka sa mundo, walang gulo. Tsaka advantage yun, di ba, workout na rin yun. Oo. Oh, kaya-exercise ka. Tama. May dating point naman siya. Hindi ko sinasabi pangit ka, maganda ka. Ikaw, hindi ko rin sinasabi sobrang ganda mo. Okay lang. Okay, next question. Okay. Sa workplace. Ayan. Sa workplace. Sa trabaho, sa opisina. Sa trabaho, ano ang advantage sa tingin nyo ng pangit okay. At maganda? Ang advantage ng pangit sa work, mas nasisave ng mga bagaganda ang trabaho ng pangit. Bakit? Dahil pag pangit ka, ikaw na sa stockroom, ikaw taga-buhat. Ikaw ang taga-linis lahat. So, magagawa ba yun ng mga gaganda? Hindi. So, dapat yung mga gaganda, be thankful sa mga pangit dahil lahat ng karanasan at hirap, kami ang nagbibitbit ng putang nyo. Gali. Sandali. Bakit may mura? Sandali. Igigil ako eh. Totoo yan. Di ba kung sino yung pangit yun yung utosan eh? Totoo. Yung pangit na... Tapos yung magaganda. Hello sir. Yung ganun ang display pro. Eh, ididiwan, ididiwan. Kami yung hirap na hirap. Ang init-init sa loob. Bisan mo yung bisita ka ka. Utos. Hindi mo magkliano dito. Utos ka na, ipaseros mo nga ito, hindi mo kipliyano. Tapos yung sahod, mas mababa pa sa amin. Dapat ganun pantay na ito. Kunyeta, kadisplay lang kayo. Ang mahal-mahal ng sahod. Kami hirap na hirap dun sa stockroom, mga gap. Sa workplace. Sa workplace, ikaw pa. Oo, sa workplace, sa totoo lang, mahirap din ang trabaho ng mga magaganda. Lalo na pag mainit ang ulo ng boss nyo at lahat kayo ay sisisantahin. Pag once maganda ka, kahit paano napapakalma mo yung boss mo, nalalambing mo, dahil syempre pleasing yung itsura mo, parang ang ganda nito. Sige, sige na, di ba? Minsan nabubola natin yung mga boss natin dahil ginagamit natin yung charisma natin, yung ganda natin. Oo, tama. Yun. Pero kayo ang gagamit nyo. Kami ang pinagbubuntunan ng mga boss kasi hindi kayo pagbubuntunan yung maganda kayo. Kami ang nag-a-absorb ng galit ng mga boss. So, kasalanan nyo yun. Kulang na lang hampasan kami. Hindi, kasalanan nyo kasi kami, pang mga magaganda, natutulog ng maaga, nag-rejuve, nag-vitamins, naliligo, pupunta kami ng opisina, prepared, hindi tulad nyo. Okay, kami mga pangit. Hindi kami natutulog, nagsasabu kami. Nagnanakaw, ano, nagsusugal, ano ba? Ano ba natin sa workplace? Wasted. Ikaw na lang may 5,000 sa akin. Hindi na nandito kayo sa akin. Ano, matalik ang sagot ba? Oh, ikaw. Happy na kami. Ikaw. Ay, walang happy birthday, auntie. Ikaw, ano? Ano ang advantage sa workplace ng maganda? Sinabi ko na nga, di ba? Tanga ka, bobo. Sinabi ko na nga, di ba? Hindi ka nakikinig. Ghost ka nito, gato. Ate, sorry. Okay. Huwag nang tapos sa workplace. Sa opportunity. Okay. Sa opportunity, ano ang advantage ng maganda? Una-una sa lahat, pangit. Alam na natin agad, pag once pagdating sa opportunity,
pag maganda ka talaga, mas maraming doors na nag-open sa'yo. Mas maraming kumukuha. Pagdating sa TV, sa commercial, sa office, sa lahat ng klase ng career, pag once maganda ka, on the top ka talaga pala. Okay. Pag maganda ka, maraming doors ang open sa'yo. Pag pangit ka, maraming doors ang iipit sa'yo. Yung papasok ka pala, pagsasarang ka na. Ang kanina nyo. Hindi nyo alam pinararamdaman ng pangit. Iipit. Ay, pangit! Papasok lang naman eh. Tapos elevator mo. Elevator mo, papasok ka lang. At tsaka yung pang-bintangin. Oo, bintangin lahat. Kami yung ano, kami yung sinasampal, sinasabunutan lahat. Kasi nga, di ba? Pinagpinta ka na umutol sa classroom. Oo, kahit hindi naman ako, kahit absent ako doon. Kahit hindi na utot ko. Pati utot ko. Nalagay ko sa panganib. Tawa-tawa naman ako. Okay. Sa abroad. Ayan. Sa abroad to. Okay. Ano ang advantage sa tingin mo ng pangit at maganda sa abroad? Mauna na ako. Sige. Ako muna. Okay, yeah. Mas maganda kasi talaga pag maganda ka, lalo na pagdating pa lang, mag-abroad ka pa lang, immigration-wise pa lang. Pag mas maganda ka talaga, iba tingin sa'yo ng ano, ng... Consul. Consul. Oo. Pagpasok mo lang, check yung passport mo, nakangiti. Diba? Kasi ang ganda naman ito. Pag-check, ganyan. Walang tanong-tanong kung saan ka pupunta, supporting papers. Kasi pagkakatiwalan ka kaagad. Yes. Hindi ka magnanakaw. Hindi ka mamantay tao. Yes. Hindi ka nagbenta ng droga. Hindi ka swindler. Wala kang gagawing masama. Yes. Pagpunta po ng ibang bansa at nakita ka rin doon ng officer, ang ganda nito. Pag nagtanong ka, nawawala ka, sasagutin ka ng maayos. Diba? Tutulungan ka ng maayos. Kasi nakita lang sa personality mo, ang ganda nito. Naiilab na yung iba. Kaya sila, iba ang tingin sa'yo. Tsaka yun lang yan sa atin, yung mga documents natin legal lahat. Oo. Oh, diba? Hindi ka nahanapan kung ano-ano, oh, diba? Kasi nakita na sa itsura mo, ah, dito gagawa ng pangit sa abroad. Yes. Disadvantages ng pangit pag nag-abroad. Sa gate pa lang, interrogation na kaagad. Di pa kapapasok pa lang ng baggage. Alarm na kaagad. Tamang hinala yung alarm. Oo. Sila mismo dinadaan mo. Oo. Tapos, pagpangit ka, pagdating sa aeroplano, hindi sa ano ka, sa upuan ka, where's your number, sir? Okay. Binuhat ka, nilagay ka sa compartment. No, I haven't said, no, you there, you belong there. I said, boom! Gagawin mo gano'n yung pang, boom! Tapos ang pangit ka, imbis ang destination mo pa Europe, pa Iraq. No, I'm from Europe. No, no, along the way to Iraq. Tapos idadrop ka lang. Tapos parasyon mo. Last question. Okay. Halimbawa lang. Lamang two parts. Hindi ko to hinihingi. Pero halimbawa, if you will die at this moment and you will appear God before into heaven and God will ask you, by what right should I allow you to my kingdom for eternal life? Paano mo ipapaliwanag sa kanya na kailangan papasukin ang pangit at kailangan papasukin ang maganda? Although God is fair and equal. Okay. Bakit papasukin ang pangit? Bakit papasukin ang pangit? Pasukin? Papasukin ang pangit sa langit. Pakulusapan ko si God. Lord, kailangan mo kaming papasukin. Kasi nagbabadya yung mga demonyo. Kami ang frontliner. Para hindi ho kayo mapagod at marami pa kayo papapasukin. So, kami na. Kasi papasok pa na si Satanas, kami na ang... sabi ni Lord, okay, sige, tama yan. You have a point. So frontliner. First time nagkaroon ng frontliner. Ha? Mag-GCQ din sa langit. Mag-GCQ sa langit. Pati si God na nakamakas. Ikaw! Wala ako. Talino talaga siya. Siyempre, ibig sabihin nun, bagay na, Lord, alam ko nagkasala ko, pero maganda po yung kalooban ko, maganda po yung pagkatao ko. May chance pa akong magbabad. Kasi, papasukin niyo ako kasi kailangan niyo po ng mga anghel na susuporta sa inyo. Ganon. Lord, yung mga anghel, Lord, madaling mapuksan ni ano yan. Iba pa rin po yung frontliner. Naranasan din po namin yan. So, alam po namin ang kahinaan namin.
Overtime! Overtime naman tayo! Kaya sobrang love ko. Nagpapasalamat ako, of course, sa Dunekla. Yes! First time namin sa ano, PPTV. Oo. Kaya so, yeah, and of course, ang mga kalabababs, don't forget to subscribe. Ang napakasayang content ni Titi. Yeah. Every time when I was your vlog, very entertaining. I think it's good. Okay. Salamat po sa inyo mga kalababab. Oh. Subscribe po kayo, of course. Sa mga nakasubscribe kay PTF, punta niyo po kayo sa The Neckline Tandem. Yes! Mga tandem! Ayan, roll to 300,000 na tayo! Wow! Thank you, The Neckline. I love you both. And of course, mga kalababab, so thank you sa patuloy po na mag-support sa mga contents ko, sa mga videos ko. Don't forget to subscribe and to hit the notification bell para mas lalong updated kayo sa mga videos ko. Tsaka sa mga hindi pa nakapag-subscribe, libre naman yun. Pinugdala. Tama. God bless. Love you. Thank you.